ito po ang sample natin ng ating rooted madidiagwa, mga kalumads. So ito. Then ito naman yung sample natin ng mulberry, mga kalumads. Ito ay native na mulberry. Ito naman yung ating napier. Hello, welcome back, mga kalumads. So baka may tanim kayo diyan na madidiagwa, mulberry at napier. Nako, huwag niyong baliwalain yan, mga kalumads, dahil may pera diyan. So sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang madidiagwa, so ipapakita natin sa inyo kung ano ang kanyang mukha, kung ano ang punong ito. Ipapakita din natin sa inyo kung ano ang napier at saka ano ang mulberry. So ito po yung sample natin, mga kalumads, ng madidiagwa. Ito po yung kanyang puno at saka yung kanyang dahon. Parang may, o tawag namin sa Bisaya is lasyedapaw. So bago pa lang ito, mga kalumads, nasa mga 1 year pa lang to. Then ito naman yung sample natin ng mulberry, mga kalumads. Ito ay native na mulberry, Elenace. So wala tayong sample ng kanyang bunga dahil bago pa lang itong tanim natin. So ito pang sample ng kanyang closer pick sa kanyang katawan, mga kalumads. Nalilapad ang kanyang mga dahon. Ang napier natin, mga kalumads, is hindi siya native. Ito ay tinatawag natin na patchong napier o hybrid napier. Ito po ang sample natin ng ating rooted madidiagwa, mga kalumads. Paano nga ba natin ibenta o paano nga ba natin ibebenta sa online itong madidiagwa, napier at mulberry? So pwede tayo magbenta sa Shopee o sa Lazada. Sa aking case, mga kalumads, sa Facebook lang ako nagbebenta sa mga Facebook groups. So kung Facebook naman ang plano mo na pagbebentahan, so ito ang mga tips natin, mga kalumads. Ang una, pumunta ka sa iyong Facebook, join a group, search mo yung mga group na nag-aalaga ng manok, baboy, baka, kambing, rabbit, at iba pang mga hayop na kumakain ng halaman. And then number 2, kapag ikaw ay naging member na, inaccept ka na ng isang group o mga groups na sinalihan mo, ito yung gagawin mo, mga kalumads. I-post mo yung ibebenta mong halaman. Halimbawa, madidiagwa, mulberry o napier. So ano ang dapat natin gawin sa step 2? Ang una-una natin gawin, mga kalumads, kunan mo ng picture ang iyong cutting, so ang iyong rooted. Tapos ilagay mo sa description yung advantages, mga kahalagahan ng tanim na ibinibenta mo. Ang tanong, magkano naman ang bentahan ng cuttings at saka rooted? So ganito yan, mga kalumads. Ang ating presyo ay magdidepende sa availability o karami na nagbebenta ng madidiagwa, mulberry at saka napier. Kapag alam mo sa iyong lugar is wala pa masyadong nagbebenta, so pwede kang magbibenta o pwede kang magbigay ng presyo na medyo mataas. Pero kung marami nang nagbebenta diyan sa inyo, mga kalumads, andyan na yung competition. So ikaw na bago pa lang, iyon na yon kung ano ang isuset mo na price sa iyong ibinibenta. Either papantayan mo ang kanilang presyo o bibigay ka ng mas mababa na presyo. So ang advice ko, mga kalumads, kapag ikaw ay baguhan pa lang, para makakuha ka ng maraming mga buyers, mas maigi na magbigay ka muna ng medyo mas mababa na price o establish your business. Dito sa amin, ang presyo ng cuttings is nasa 5 to 7 pesos kada isa. And then yung rooted naman is nasa 20 to 25 kada isa. At ang pangatlong tips, mga kalumads, while nagbebenta kayo ng cuttings and then wala pa kayong rooted, so ito ang dapat yung gawin. Bumili kayo ng disposable cup, lagyan ng lupa, and then magsisidling kayo ng cuttings. Para after 1 month, pwede na kayong makabenta o pwede na kayong makadispose. So ganyan lang kadali, mga kalumads. Ganyan lang kadali kapag tayo ay magbebenta ng cuttings, rooted, ng madidiagwa, napier, at saka mulberry. Gusto ko lang din mag-sell sa inyo, mga kalumads, kahit hindi niyo ako tinatanong tungkol sa ating experience sa pagbebenta ng madidiagwa, mulberry, at saka napier. Way back 2020, kasagsagan ng lockdown, kasagsagan ng COVID-19 pandemic, I am very frustrated at napakahirap. Hindi ka makagalaw dahil nga sa pandemic. Wala kang pwedeng mapagkunan ng pangtustos sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. So ang ginawa natin, nag
mag-isip tayo ng mga paraan kung paano tayo magkapera, kung paano tayo magkaka-income. So, pumunta ako sa aming barangay, humingi ako ng sertifikasyon upang may maipakita akong mga dokumento pagdating sa mga chickpens. At sa madaling salita, nabigyan ako, and then nag-start ako magbenta ng Madre de Agua. Hindi doon nagtatapos ang ating kalbaryo, mga kalumads, dahil nga first attempt natin ng pagbibenta ng Madre de Agua at sa Canapier, halos walang bumibili. Dahil nga, halos walang pera ang tao. So ang ginawa natin, nag-isip na naman ako ng paraan na sa ganun ay maipambili tayo ng pagkain. Then, nag-start tayo magtanim ng lemongrass. So ganun pa rin, post ng post, hanggang sa isang araw, sa tulong ng Diyos, mga kalumads, ang daming nag-i-inquire, ang daming natatanong tungkol sa Madre de Agua. So, medyo nabuhayan tayo, mga kalumads, dahil nga may pangtustos na tayo, may magamit na tayo na pabili ng pagkain. Hanggang sa nakabenta tayo, hanggang sa sunod-sunod na yung mga orders natin, may bumibili dito sa malapit, may bumibili sa yung lugar. So hanggang sa ngayon, mga kalumads, naging stable na yung pagbibenta natin ng Madre de Agua. Sinishare ko ito sa inyo, mga kalumads, upang makapagbigay tayo ng inspirasyon sa larangan ng pagninegosyo. Hindi lang sa Madre de Agua, hindi lang sa Mulberry o sa Napier. So kahit saang aspeto o kahit anong klase negosyo, mga kalumads, kailangan talaga natin na magtiis sa umpisa. Ang gagawin natin is try and try and try lang, mga kalumads, ang sa maging stable tayo, maging successful tayo. Kung may Madre de Agua ka diyan, may Mulberry at sa Canapier, so start ka nang magbenta, mga kalumads, dahil malay natin ito yung negosyo na pwede makatulong sa atin upang tayo ay magkaroon ng stable na negosyo. Maraming salamat, mga kalumads, sa inyong suporta, dahil kung wala kayo, wala itong channel natin ngayon. So kung bago ka pa lang sa ating channel, ang Lumads Agri TV, tapos gusto mo yung content natin, paki-like naman, and then paki-heart na din sa ating video, and huwag kalimutang i-subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa mga videos na i-upload natin. Lagi nating tatandaan, mga kalumads, na ang estado ng ating buhay is nakasalalay sa ating mga kamay. Kapag tayo ay masipag at tayo ay madiskarte, siguradong aangat ang ating buhay. Pero kung tayo ay tamad, siguradong walang pututunguhan ang ating buhay. Naway, may nakuha tayong leksyon o aral sa ating video ngayon, mga kalumads, na may malaking maitutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod natin ng mga video na i-upload, maraming salamat sa inyo, mga kalumads. Ingat kayo palagi. God bless at bye-bye!